Iba't ibang Facebook page para sa iba't ibang interes. May mga naghahanap ng kasama sa Lakwatsa. Pwede ring buy and sell. Pero sa Facebook page na Baby Adoption Center in the Philippines, ang naghahanapan, mga gustong mag-ampon at magpaampon ng mga ipapanganak pa lang. Malayang inaanunsyo ang paghahanap ng mga mag-aampon sa mga batang ipapanganak pa lang. Tulad ng isang single mom na taga Bulacan na nagbubuntis sa ikalawa niyang anak na may lahi raw Egyptian at hindi na niya kayang tustusan. Ang kapalit, sagutin ang kanyang gasto sa pagbubuntis hanggang panganganak. Hanap naman ang 5 buwang buntis na ito sa Tarlac, ang may kayang pamilya na aampon sa ipinagbubuntis daw niyang kambal para mapaganda ang buhay nila. Wala raw kasi siyang pantustos sa pagbubuntis at panganganak. May post din na tila mula sa administrator na nagpapaalala laban sa mga scammer at huwag din daw magpapadala ng pera ng basta-basta. Ayon sa DSWD, labag sa batas ang ginagawa ng Baby Adoption Center in the Philippines. Parang trafficking yan eh. Parang binibenta na lang nila yung mga bata in exchange of money. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang administrator ng Baby Adoption Center in the Philippines. Pero ayon sa electronic response nito, babalikan na lang daw nila sa lalong madaling panahon ang aming pakiusap. Ayon sa DSWD, social legal process ang pag-ampon na dumaraan sa masusing proseso para masigurong mahahanap ang perfect match na magulang sa bata. They are not allowed to choose sino yung baby na i-adopt nila. So we have a child welfare specialist group na nag-assess kung ang mga natignan ng mga social worker ay tama nga yung couple na na-match nila doon sa bata. And when we say matching, it is based on the needs of the child. Aabot na raw sa 19 na peking Facebook account tungkol sa pagpapaampon ang nadiskubre ng Protective Service Bureau ng DSWD, kabilang ang Baby Adoption Center in the Philippines. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga law enforcement agency para mapigilan ang mga illegal na gawain ito. Ang mga nais daw mag-ampon dapat daw makipag-ugnayan sa DSWD Regional Office o sa Licensed at Accredited Child Placing Agency. Ako si Mariz Umaliang, inyong saksi.